So ayun guys, magandang gabi sa inyong lahat. Anong oras na ba? Alas 10:40 ng gabi. Mga biyahe kami papunta ng Binangonan, Rizal. So maikling video lang to patungkol dun sa mga lumabas na survey ngayong araw. So hindi ko alam kung anong survey ko or kung ano ang nag-survey noong sinasabi na halos 2% lang ang lamang ni BBM kay Isko Moreno. Ay naku, naggalit ang taong bayan dyan. Ayaw nilang pumayag na yung survey na yon is totoo daw. Talagang ipinipilit ng taong bayan. Even ako, kasama ako dun. Pinipilit ng taong bayan na hindi lang 2% ang lamang ni BBM over Isko Moreno. Okay, so nako, hindi na kasi umuubra yung mga ganyang ano eh, mga ganyang style na mga survey. So ito, makuwento ko lang ah kung ano at kung bakit ayaw tanggapin ng taong bayan yan, yung survey na yan, at kung bakit hindi na umeepekto ang mga surveys na ganyan. Biruin mo, 29% at 27% yata si BBM at si Isko Moreno, which is ang sinasabi ng taong bayan ay hindi lang ganyan ang lamang ni BBM laban kay Isko Moreno. Humigit kumulang, nasa 40% ang lamang ni BBM kay Isko Moreno, o 50% pa nga. Diba? So hindi na may epekto sa taong bayan yung mga mind conditioning na kagaya ng mga survey na yan. Dahil ang style niyan ganito. Ipapakita sa atin na ang survey is dikit lang yung dalawang kandidato. Yung kandidato natin na si BBM at yung manok nila na kandidato. So hindi ko alam kung kay Isko iyon, di ba? So ipapakita nila na yung dalawang kandidato is magkadikit lang, at ipapakita nila na si BBM ay lamang lang ng 2%. Kumbaga nasa taas pa din si BBM, kaya lang ang lamang lang niya is 2%, which is nakakabahala dahil hindi naman talaga yun ang totoong lamang ni BBM sa mga survey. So ginagawa yung mga ganyang survey, pinagdidikit yung mga lamang para sa ganon, kapag nanalo or kapag namanipula yung bilangan pagdating ng eleksyon na, eh madaling ipaliwanag sa taong bayan. Diba? Madaling ipaliwanag sa taong bayan na, o tignan nyo, si kandidato namin ang nanalo, hindi yung kandidato nyo. Kasi sa survey, 2% lang ang lamang ng kandidato nyo na maaaring matalo pa, diba? Unlike na kapag ang lamang ni BBM, kung ano yung totoo, na umaabot ng 65%, tapos yung mga ibang kandidato is nasa 10% lang, ay nako, napakahirap manipulahin yan. Hinding-hindi nila mapapapayag ang taong bayan na si BBM ay natalo kapag ganyan yung ipinapakita sa mga survey, di ba? So, kapag dikit lang, kaya-kaya nilang sabihin na 2% lang naman ang lamang nyo, tsaka survey lang yun. So bakit nyo sasabihin na imposibleng matalo si BBM? Eh ang problema ngayon, ang problema ngayon is nagkalat na ang mga surveys. Diba? Hindi na mainstream media lang o isang kumpanya lang o isang station lang ang nagpapakita ng survey. Diba? Dati ganun, isang station lang, kaya kung ano ang ibalandra nila sa mukha ng taong bayan, kung sino ang lamang at kung ilang porsyento lang ang lamang, yun lang ang pwedeng paniwalaan. Pero ngayon, ay naku po, nagkalat na po ang mga nagkakandak ng mga survey. At alam nyo ba kung ano ang kagandahan nito? Na yung mga nagkakalye survey? Kasi makikita mo na totoo yung mga pumipili dun sa survey ng kalye survey. At the same time, ipinapaliwanag pa nung tao kung bakit si BBM o kung bakit yung kandidatong yun ang napili niya habang sa bumoboto sa kalye survey.
Diba? So, mas kapanipaniwala. Tapos, etong sa mga mainstream media at yung mga bigla na lang sumusulpot na survey, diba? Wala man lang kapanipaliwanag eh. Biglang makikita mo yung forecast, diba? Nandiyan sa harap mo na, yung mga numbers na. Unlike yung mga Kalye survey, kitang-kita mo. Na sineservey nila yung tao, kitang-kita mo yung balance eh, na pagsisurvey. Diba? Puro survey na yung sinabi ko dito. Kitang-kita mo lahat ng mga sineservey at hindi nila pinipili yung mga sineservey. So, kaya ngayon ang taong bayan, gising na dyan sa mga pa-survey na yan kung sino ang paniniwalaan nila. Diba? Yan ang mahirap eh. Kaya ayaw na ayaw ng mga politiko na nagmamanipula ng eleksyon. Kasi kaya ayaw nila yung mga social media lumalabas ang katotohanan sa social media. Which is, ang sinasabi nila, hindi kayo dapat naniniwala. Which is, ang sinasabi nila, hindi dapat kayo naniniwala sa mga social media na yan. Dahil gawa-gawa lang ng mga kung sino-sinong tao yan. Pero yung kung sino-sinong mga tao, yung mga vloggers na yon, nakikita nyo yung trabaho ng survey nila na talagang totoong mga tao ang sineservey nila at totoong bugso ng damdamin ng tao ang pumipili ng kandidato nila. Di ba? So, kaya kapag ikaw is galing ka dun sa mga politiko na nagmamanipula, nako, ayaw na ayaw mo. O sasabihin mong yung mga surveys na yan galing sa social media is dapat hindi pinapaniwalaan. Diba? Ganun lang naman yan eh. So yung mga tao naman sa social media na sawang-sawa na sa mga survey na minanipula eh talagang gumagawa ng paraan para maipakita sa taong bayan kung sino ang tama at kung sino talaga yung lamang na lamang sa survey. Diba? Nako. Kahit ano pang gawin nila, kahit anong manipulasyon pa nila, eh talagang hindi na maniniwala ang taong bayan na may tsansa na matalo si BBM. Dahil ang totoong survey po, napakalayo po, umaabot na ng 65% si BBM. Samantalang yung ibang kandidato, eh 10% lang, 9%, gano'n. Naghahati-hati sila dun sa 35% na natitira. So, di ba? So, ayan, pasensya na kayo. Yung survey nyo, ayaw tanggapin ng taong bayan. So, wala, malabo yan. Malabo at malabo at malabo kayong manalo laban kay BBM. So, hanggang dito na lang po at ako'y may gagawin pa. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.